welcome back to the channel. So, long time no see. And I am currently vlogging from HMR Dau, char. Kasi tayo ay naiwan dito sa kotse for almost 4 hours. Almost 5 hours na nga po, opo. So, naisip ko, while waiting, let's vlog, char. Long time no see. The last time I vlogged was last year, September. Birthday ng asawa ko sa, saan kami nun? Boracay. Right now, nasa Dau tayo. Today is November 25. For today's video, gusto ko lang, syempre sa tagal kong hindi na nag-vlog, let's do a recap of my year 2023. Because it's almost ending and this, the month to end it, is gonna be so amazing for me and I'm so excited and looking forward to it. Na ngayon, gusto ko nang mag-recap ngayon pa lang para makita na kung ano yung mga, like, to look back. So anyway, let's start with May kodigo ako syempre para sure tayo ba masabi natin lahat ng kailangan natin sabihin. So January 2023 was supposed to be the first New Year that I would have spent with my husband. Kasi nag-spend man na kami ng New Year noong 2022. January 2022. Magkasama naman kami noon. Although hindi kami mag-asawa noon. Pero this one, noong January was supposed to be our like first as husband and wife. Fortunately, I wasn't here. I was in the US. Siya nandito sa Pinas. So we spent it apart. Pero okay lang naman. Okay naman siya dito. He spent it with his family and I spent it with my family. And okay naman yung experience. Although hindi naman siya super exciting. Grabe naman yung Pasko, yung New Year doon sa kanila. Uy, walang ganap day. Natulog lang kami day. Tapos ako nag-alarm pa ako ng 12. Akala ko like around 12, magigising na everyone, like, Merry Happy New Year, Merry Christmas, Happy New Year, ganyan. Wala, day. Paglabas ko ng kwarto, ang dilim sa labas. Talagang parang, New Year ba dito sa bahay na to? It was like that, kasi puro gors man ang kasama ko dun sa bahay na yun that time. So, moto siya. Oh, sorbetes. Anyway, wag lang kayo mabother sa background ko. Kaya ako nag-bother be ako. Pero, ay lang magka-bother appeal. And, ayun, umuwi ako ng Pinas around January 7 or 8. Around that time. And then, nung nasa Pinas na mid-January, towards the end of January, we made a life-changing decision. Sure. We decided to pursue something na that would change our lives. Like, mayayanig ang mundo, ganun. Pero, sobrang happy kami sa decision na yon. And although nakaka-nervous at some point, pero alam mo yun, sobrang exciting siya for us. Hindi ko siya pwedeng i-share totally the details and everything, pero I will eventually in the vlog. But right now, that's all I can share about it. And then come February, I drove this Uno, si Uno, my car, from Zamboanga to Manila. To Bulacan pala. That was a very exciting experience for me because ko lang talaga nag-drive the whole time. And then, yung kasama ko lang was a tita. May tita. Tapos, dalawa lang kami. And then, dalawang gabing tulog lang. Tapos, nasa Bulacan na ako the next day. Which is amazing because I made it to my husband on Feb 14. Diba? Bungga. Nagkasama pa kami ng Feb 14. Naihabol ko talaga, guys. Super nagustuhan ko yung experience. Although, matik naman talaga tong kotse ko. So, wala akong masyadong worry. And then, next, I started, dun na kasi yung time na yun, around Feb. Sobrang ano sa TikTok yung mga cookie shop business. Eh, ako, I really wanted to go back into my cooking and baking. You know, cooking, baking. Passion natin is in baking, in pastry. So, I ventured into it as well. I thought it was gonna, like, boom. I thought it was gonna be big. Pero ang ending, hindi ko rin siya na-pursue. Hindi ko rin siya natuloy-tuloy. Kasi, number one, I was baking out of a container van sa site. Day, habang nagbe-bake ako, parang pati ako nabe-bake. It was so hot. Tapos, imagine baking a lot of cookies using just few trays and then very limited ang space. Wala akong sariling sink. If I had to wash something, I had to go doon sa kabila just to wash it. Tapos, most of the time, it was dusty. And if it's dusty, hindi ako nagbe-bake. Pre, considerate tayo sa mga customer. Alam nga namang pursue natin yung pag-bake-bake. Tapos, shock ka ba? So, yun yung mga hindrances ko. And then, sabi ko, sige, hindi na lang muna. And eventually, hindi ko na siya natuloy-tuloy kasi talagang wala na. Hindi na talaga siya kayang i-sing it. Tapos, March was our anniversary ng asawa ko. First year anniversary namin ng wedding. And we spent it in Bali, Indonesia. Hindi kami ang nag-spend nun, actually. Sila Papa. It was a family trip, pero super grateful kami. Kasi alam namin sa sarili namin na pag kami dalawa lang yun, hindi namin magagawa. Like, pwede naman, kaya naman. Pero like, pag-uwi namin, itlog-itlog na lang yung ganun. So, sobrang grateful kami to Mama and Papa that time. Kasi na-spend namin ng anniversary namin in a place like Bali, diba? Like, shock, bungga ka dyan, Bali. Ayun, pagka-uwi galing Bali, around December pa lang last year, may nararamdaman akong bukol dito.
hindi ko siya minahin kasi I thought it was just a kulani. And sabi nila, pag kulani is just because pag meron kang sakit or yung parating sakit mo, it's blocking yung mga ganun-ganun. March, around March, mafe-feel ko it was growing. So I got scared. Tapos yung tita ko magpapa-check up. So nakisabay ako. Kakamali ko kasi St. Luke's siya. Day, ang mahal sa St. Luke's. Day, hindi good ako nakabali. Pero anyway, I got it checked. And I discovered I had thyroid nodules, both left and right na side ng thyroid. So at that time, sabi naman ng doctor, it's tolerable, it's manageable, and it's okay lang daw na ganon. She told me to get it checked or scan, yung ultrasound, every 3 months or at least 6 months, which I did not do. So, mahal sila. Pero nararamdaman ko siyang gabukol siya, guys, diba? O nakikita niyo ba? Comment down below, guys, kung tinuod ba ni or imagination lang ni Nako. Yan, oh, parang meron, oh, parang, ewan ko, ayoko na naman na talaga isipin. Ayun, yun na yung thyroid experience ko. Sobra kong kinakabahan. Until now, the back of my mind, natatakot pa rin ako kasi nga, syempre, may history kami. Yung mother ko, she had goiter and she had an operation to remove it. So, medyo kabado-bente pa rin ako, like, nararamdaman ko pa rin siya. Pero, talagang in denial lang ako ganun. So that was March. April, so-so lang. Mabilis lang siya. Wala masyadong ganap. May, doon na nag-start. Diba January na na-confirm na namin. Like, we made the decision. We gathered everything. And then, nung May, we started the first step to the decision. Char. We started step one. And very kabado-bente talaga kami. As in, kinakabahan talaga kami the whole time. Pero nung June, sobrang heartbroken kami. Parehas mag-asawa. Yung tipong, andoon eh. Andoon yung momentum. Tapos biglang, we felt na wala nang pag-asa. Noong time na yon talagang bagsak talaga kami. Akala namin wala na talagang pag-asa. It was actually just a hump pala sa aming gustong i-pursue. Pero we just continued to do it. Tinuloy lang namin, pinursu pa rin namin as advised by other people. Sabi, sige lang, tuloy niyo lang. Okay lang yan, kaya yan. God's will, God's will. So we had faith, tinuloy lang. Sobrang heartbreaking ng June for us. Pero talagang inano na lang namin mag-asawa na okay lang yan, kaya lang natin to. And then July was actually pambawi ng konti kahit papano sa sadness na naramdaman ko ng June. July was so happy kasi I finally got to meet my twin nephews. Umuwi yung pamilya ng sister ko nung July. We got to spend time with my twin nephews. Although kawawa talaga sila nung umuwi sila rito sa Pilipinas because nagsuffer talaga sila sa init dito sa Pinas. Grabe naman ang init. Doon sa North, grabe ang lamig, di ba? Pag uwi nila sa Pilipinas, talagang hindi nila maintindihan bakit mainit ang lugar nila because 1 year old and a half. So they couldn't understand why. Kawawa talaga yung mga pamangkin ko na naganda, sakit-sakit na tungod sa kainit, sa abog siguro sa bahay. Pero I was so happy to actually get to spend time with them. Maalagaan sila. Kasi sobrang langga kayo nung mga paggumangkon dyan. Mga pamangkin na ganyan, Diyos ko. Certified, titang ina talaga tayo dito. Huwag, wag tayo mag-community guideline. End of July, went to Boracay. Until August yun, until early August. And it was so much fun to spend time talaga with my nephews. Kasi first time ko sila na kasama, nakita. And dun kami nag-bonding. Kasi dati, video call. Tapos yung pagdating nila, or siguro mga 1 week din, mahigit. Hindi pa masyadong close. Towards the end, talagang nagbabonding na kami. Which made me so sad. Kasi I was so sure na the next time I'll see them, hindi na sila ganun kabi. Baka hindi na nga nila ako type nun. Hindi na nila ako i-love. That was July. And then August was pull out na kami sa site, sa aming job site. So I was living nasa bahay, bahay-bahayan namin dun sa basta around Bulacan. And since nasa bahay lang ako no, I started again another, nakita ko na naman sa TikTok, akala ko bombastic na naman, bunga na naman ang business. Because I was trying to earn money for myself. I really, kasi sa bahay lang ako eh, I really wanted to do something for myself. So nag-invest ulit ang gaga. Nag-invest ulit ako for a mini donut business. And that was a flop. Yet again, ni hindi ako nakapagbenta kahit isang beses sa isang customer. Ginawa-gawa ko lang para sa sarili ko and for content on TikTok. That's it. Wala akong nagawa for other stuff. Which was kind of frustrating kasi hindi ko siya natuloy. Kasi we got so busy nung August kasi magta-turnover na ang business, ang site namin sa Balagta, Bulacan. So it was gonna be turned over, so hindi na namin talaga, hindi ko na na-focus, hindi ko na nabalikan. Tapos ayun, na-tuck-in na siya. So hindi ko na siya nabalikan. Which is sayang kasi anyway, hindi ko rin naman talaga siya kaya talaga i-pursue siguro. End of August, nag-drive na naman ako ng ibang sasakyan. I drove the van, din-drive ko yung van ng parents ko papuntang Cebu. Kami lang mag-asawa nung mga panahon na yon, and it was so much fun. It was fun, pero talagang kakabahan ka kasi any moment maiiwan ka ng barge. Yung iba yung sinasabing schedule on Google, pero pagdating mo doon, iba pala yung schedule ng barge. So it was a holiday for us. Kasi anytime we spend with each other outside work, outside the job site,
it's a holiday for us. Kasi madalang mangyari. We're always at the job site. Lalo yung asawa ko. And then, September, so that was August, no? September, birthday ng asawa ko, September 6. Unfortunately, hindi kami nakapend time together or maghanda or anything. Kasi that was the day ng training ng mga people for the turnover. So it was a very busy day for him, for us, for everyone. Na turnover na namin ang project namin sa Balagtas. And it was a very amazing experience to get to meet the U.S. ambassador to the Philippines, which is amazing. Hindi lahat ano yun, parang like VIP talaga dyan. I mean, saling ket-ket lang naman ako doon, talagang props lang ako doon, pero to experience it, to see her in person, kahit hindi niya ako kilala. September also, I've been officially employed ako sa company ng Papa. Officially na this time. Because before, talagang props lang ako, flower lang ako. For the longest time na nag-hardware ako, nagbanta ako sa hardware namin, wala akong official sweldo. Lagi lang akong allowance. Pero this time, talagang payroll talaga ang first son. Feeling ko may purpose na ako in life. Tinanong ka, anong occupation mo? Pak, meron na akong masasabi. I work for this company, Char-Char. Although hanggang ngayon, flower pa rin naman ako. Pero flower with a salary, ganun. So next is nung October. Work month ang October. Sobrang bilis niyang nangyari, natapos. Talagang hindi ko naramdaman. Natapos na ang October. And then towards the end of October, as in legit, hindi ko siya in-expect the blessing. Hindi ko pa ma-i-share right now, but I'll share it in the next vlog siguro. But right now, amazing, amazing blessing yun. So this month, first week of November was amazing. Kasi November 1st, we got to spend time with his family na sobrang dalang naming magawa. Kasi lagi nga kaming wala. So we got to spend time with them, with his nephew na sobrang cute. And then it was my birthday on November 4th. Wala rin akong handa, wala rin ganap. Kasi nagtatrabaho ang first son. Hindi tayo naka-birthday leave. November 8th, we got the best news so far. Kasi it was something we prayed for so long na akala namin hindi na talaga namin makukuha. Hindi na nga namin masyadong inisip kasi akala namin wala ng pag-asa. To yun na yun. That's it. We thought lang pala. But apparently, God has other plans for us and He gave us that blessing. I also got another blessing for myself. Itong si Osmo Pocket 3. Kasi Boracay Vlog, I bought my ZV-E10. Kasi akala ko okay siya, ganyan. Pero apparently, lalo lang ako hindi nakapag-vlog kasi nga, ang laki ng camera. Nahihiya ako lalo sa labas. Kasi, like, people are looking and ganun. So, I've really wanted Osmo Pocket 2 for the longest time. I really wanted Pocket 2 talaga. Kaya, pinot up ko for sale si Sony ZV-E10. And the condition with me and my husband was, until mabenta si ZV-E10, hindi ako bibili ng Pocket 2. Saying, okay, sige. Kasi same price. Okay, let's do it. Blessing in disguise though. Kasi muntik ko na talaga siyang i-check out. Buti na lang hindi ko tinuloy. Kasi nag-release si DJI ng Pocket 3, which is pagka-release talagang umorder agad ako. Kahit hindi ko pa nabebenta si Sony ZV-E10. And I told my husband, I'm sure mabebenta ang ZV-E10. Pero kailangan kong makuha si Osmo Pocket 3 because ubusan nga. Talagang ubusan yung stocks. We tried to go to MOA and it was sold out. So ang ginawa ko, try kong TikTok. And sa TikTok meron. Nagka-stock ako. Try nyo guys si Photoline Philippines on TikTok shop. Doon ako nakakuha ng stock. Taon lang doon sa super long weekend. So hindi agad dumating. Pero right after that, dumating din talaga siya. So, itong November, diba nga nakuha ko na yung Pocket 3. So, sabi ko, sige, mag-vlog na ako ulit kasi I have a smaller camera. Pwede nang mag-vlog better. And then, I checked my YouTube channel and my heart sank. Demonetized na pala ang YouTube channel ko. Sobrang sakit sa feeling na nandun eh, na-monetize na. Although wala naman talaga akong nakuha pera doon for the longest time. Wala akong nakuha pera. Pero kasi it took so long for it to get monetized. Tapos, ganun-ganun lang din na demonetize siya. Although it's mostly my fault kasi ako lang din naman, hindi naman talaga ako active. Hindi ko lang naisip na possible pala yun na pwede nilang tanggalin yung ad. So, ayun. Nalungkot ako for a while kasi, syempre, maganda rin yung may extra income, di ba? Sino ba naman ayaw ng extra income? Pero right now, naisip ko, para hindi na ma-pressure, walang pressure or anything, I will vlog for myself and for my future kids na lang. Just to vlog. I don't know. I have been wanting to vlog naman talaga ever since. Hindi ko lang alam kung may interesado ba or something. Pero ngayon, ayoko nang isipin yun. Ayoko nang isipin yung mga, anong tawag sa ganun? Impersonator syndrome? Ay, may tawag sa ganun. Alam ko meron. Vlog na lang ako for myself. December, we have better vlogs. We have so much things coming up. And lalo next year. As in, amazing ang next year. So, I'm gonna vlog about it all. And ayun, yun lang for today's video. Thank you so much for watching. I hope you enjoyed. And see you on the next one. Bye!